Mula nang madiskubre ni Abel ang tungkol sa lucid dreaming, ay labis na siyang nabaliw sa paksang ito. Lahat na yata ng prosesong nakita niya sa internet ay ginawa na niya. Pero wala pa rin nangyayari. Ang lucid dream ay isang uri ng pangyayari kung saan nagiging aware ang mga taong natutulog sa mga nagaganap sa kanyang panaginip. At kadalasan ay nagkakaroon din ito ng kakayahang kontrolin ang takbo ng panaginip nito. Para bang gumagawa ng isang pelikula habang natutulog. Para sa mga kagaya ni Abel, nalulong sa maladaptive daydreaming. Ang lucid dream na yata ang sagot para magkaroon ng buhay ang lahat ng imahinasyon niya. Nagiging bisyo na niya ang mag-imagine ng mga bagay na malayo sa realidad. Para siyang gumagawa ng sariling mundo sa loob ng utak niya bilang pantakas sa lahat ng pinagdadaanan sa buhay. Kaya naman ganoon na lang katindi ang kagustuhan niyang magkaroon ng lucid dreams. Umabot na siya sa puntong mas sumasaya na siya sa pag-i-imagine kaysa sa mismong realidad na kanyang ginagalawan. Kung magiging serye lang siguro ang lahat ng kaganapan sa loob ng imahinasyon niya, baka nasa season 5 na siya. Kinabukasan, napilitan na siyang humingi ng tulong sa online kung paano ba ang tamang hakbang sa paglulucid dream. Lahat na kasi ng nabasa at napanood niya sa sariling research ay hindi gumana. Naisip niya, baka mas magiging madali siguro kung manggagaling ang sagot sa iba't ibang mga tao, lalo na sa mga nakaranas nito mismo. Mabuti na lang at may natagpuan siyang forum na may ganitong paksa. Ngunit karamihan naman ng natanggap niyang mga sagot doon ay may pagkakapareho rin sa mga nabasang hakbang na hindi gumana sa kanya. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa hanggang sa makatanggap siya ng isa pang comment na nagsasabing may ibang mas mabisang paraan daw para makapag-lucid dream. Nagde-demand nga lang ito ng personal message at hindi pa diniretso sa forum kung ano ang sinasabi nitong paraan. Dahil wala namang ginagawa ay napilitan na siyang pag-aksayahan ng oras ang taong ito. Binisita nga niya ang account nito at nag-PM tungkol sa post niya sa forum. Makalipas lang ng ilang minuto, 5 mensahe na agad ang pinadala nito sa kanya. May kasama pang mga litrato ng tila pulburang kulay itim. Pinaliwanag na rin nito roon kung paano raw gumagana ang pulburang yon. This is a black powder. Galing pa pong Russia. Sinisinghot po ito sa ilong bago matulog. After intake, bibigyan ka po nito ng panaginip na magiging kontrolado mo. Wala pa pong binigong customer ang black powder na ito. You can get one set of this for only 800 pesos. Nagulat siya sa nabasa noong una. Seryoso? Sisinghutin talaga? Baka kung anong side effect pa ang ibigay niyan sa katawan ko, ha? Reply niya rito. Believe it or not, wala po itong epekto sa kalusugan niyo, sir. You can check my photos and video section para sa patunay na lahat ng client ko satisfied sa paggamit nito. Hindi na niya pinahaba ang usapan nila. Hindi na rin niya sinilip pa ang section na sinasabi nito. Masyado na talaga siyang desperado. Pagkatapos lang ng ilang pag-uusap, umorder na nga siya ng isang set. Dati na rin naman siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya hindi na naging mahirap sa kanya na balikan ng bisyo na matagal nang tinalikuran. 4 na araw ang itinagal bago nakarating ang black powder. Bukod sa mga hakbang na pinaliwanag ng lalaki sa chat, may procedure din itong nilagay sa loob ng mismong package
kaya hindi na siya nahirapang intindihin kung paano ito gamitin. May nakalagay pa sa mismong bote na 10 beses pang binalot para lang maging secure sa loob. Nang sinubukan niyang isalin sa Google Translate ang pangalang yon, nagulat pa siya dahil demon drug ang kahulugang lumabas. Pagkatapos niyang maghilamos sa gabing yon, nagsuot na agad siya ng maluwag na pantulog at pumwesto sa kama niya. Nagbuhos siya ng sapat na dami ng black powder sa katabing mesa niya. Saka yon hinati sa gitna gamit ang balde. Ginamit niya ang pulang stick na pangsinghot na kasama sa package. Medyo nanibago pa siya noong una, lalo't mahigit 10 taon na ang lumipas mula nang talikuran niya ang droga. Ngayon lang niya ito ginawa uli, alang-alang sa kagustuhang mag-lucid dream. 2 minuto lang, naramdaman na agad niya ang epekto ng demon drug. Bumigat ang mga mata niya. Nakaramdam ng labis na saya at kaluwagan sa kalooban. At parang may kung anong boltahe ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi nga nagtagal ay nakatulog na siya kahit ang katawan niya ay punong-puno pa ng enerhiya. Sa panaginip niya, natagpuan niya ang sarili sa isang hotel. Nagulat na lang siya dahil nakatapis pa siya ng tuwalya pagkalabas ng banyo. Alam niyang isang panaginip lang ang lahat, pero nagagawa niyang kumilos at mag-isip ng parang gising na tao. Mukhang ito na nga ang lucid dream na matagal na niyang pinapangarap magawa. Bigla namang tumunog ang doorbell ng kwarto niya. Hindi na siya nag-atubiling buksan yun, kahit nakatapis pa lang siya. Lalo siyang nagulat nang masilayan ng lalaking room attendant na pamilyar sa kanya. "Rino?" Sambit niya sa pangalan nito habang namimilog ang mga mata. "Excuse me, how did you know my name, sir?" Inosenteng tanong pa sa kanya ng lalaki na parang wala na itong alam sa lahat ng pinsalang ginawa nito sa kanya noong kolehiyo pa lang sila. Si Rino ang pinakakinasusuklaman niya sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang buhay at umabot siya sa ganito. Ito lang naman ang umagaw sa pinakamamahal niyang babae noon. Ang pang-aahas nito ang naging dahilan ng mental breakdown niya na hanggang ngayon ay pinagdudusahan pa rin niya. Talagang isinusumpa niya ito at nangako pa siya sa sarili na kung magkikita sila uli ay hindi pwedeng buo pa ang mukha nito. Kaya naman ganoon na lang din ang pagtataka niya kung bakit ito pa ang una niyang nakita sa kauna-unahang lucid dream niya. Pero hindi na bali siguro. Mukhang magandang oportunidad pa nga ito para mabawian niya ang lalaki kahit sa panaginip man lang. Tinanggap niya ito sa kanyang kwarto at binati. Ihahatid lang daw nito ang mga ice cubes na inorder niya para sa kanyang alak. Pero hindi na rin niya ito hinayaang makalabas. Gulat na gulat ang lalaki nang hilain niya ito patungo sa kama. Doon niya ito inundayan ng suntok at sipa hanggang sa pumutok ang ilong at mga labi nito. Walang kalaban-laban ng lalaki. Palibhasa'y lucid dream lang ang lahat. Ini-imagine niya na taglay niya ang lakas ng 10 halimaw. Kaya kahit anong palag ng lalaki ay wala itong laban sa kanya. Patuloy niya itong binugbog hanggang sa manghina ito at magmakaawa na sa sariling buhay. Doon na siya nag-imagine na mas matinding parusa dito. Inimagine niya na binalatan niya ito sa mukha at winakwak ang dibdib nito. Marami pa siyang ginawa sa lalaki hanggang sa hindi na halos makilala ang bangkay nito. Tuwang-tuwa siya sa nagawa
Sa sobrang tuwa ay lalo pa siyang ginanahang gantihan ng iba pang mga taong nagkasala noon sa kanya. Lumabas siya ng hotel na hubot-hubad habang napapatingin ang lahat ng tao sa kanya. Wala siyang pakialam sa mga ito. Hindi rin siya nahihiya dahil sa panaginip na yon. Ini-imagine niya na maganda ang kanyang katawan. Kaya imbis na pagtawanan siya, halos maglaway pa ang lahat sa kanya. Nang makalabas ng hotel, muli niyang inimagine ang lahat ng kinasuklaman niya noong kolehiyo. Saglit lang nasa harapan na nga niya sina Brianna, John Lord, Limuel, Hanson at Monique. Kabilang sila sa mga taong sumira noon sa kanyang buhay at pawang mga barkada rin ni Rino. Sa kanyang imahinasyon, pinabilis niya ang takbo ng mga sasakyan. Singbilis ng speed of light. Sa sobrang bilis, parang liwanag na lang kung dumaan sa mga mata niya ang bilis ng sasakyan. Siya lang ang hindi natatamaan. Pero ang limang kinasusuklaman niya, halos magkanda bali-bali na ang buto sa bawat hagupit ng mga sasakyan sa kanila. Nakita niya kung paano lumipad ang ulo ni John Lord at nagpaikot-ikot sa ere. Bago pa ito lumapag ay sinalubong naman ito ng isa pang kotse na tuluyang nagpadurog dito. Napiga naman ang lahat ng laman ni Brianna at nagmistulang lobo na nawalan ng hangin habang patuloy na dinadaanan ng mga sasakyan na parang basahan. Nagtalsikan sa ere ang mga mata, dila, puso at utak ni Hanson matapos salubungin ng kaliwatka ng mga sasakyan. Nagtalsikan sila sa magkakaibang direksyon hanggang sa kalansay na lang ang natira. At bago pa yun bumigay, muli pa itong pinatalsik ng isang motorsiklo. Ang katawan naman ni Limuel ay nahati sa dalawa matapos salubungin ng isang truck na may kargong matatalim na mga bakal. Ang kalahati lumipad sa poste at natusta sa kuryente. Ang kalahati naman ay pinagpiestahan ng gutom na mga gulong sa lupa. Habang si Monique ay dumikit sa windshield ng isang sasakyan at ilang sandali pa, bumangga ang sasakyan yun sa isang truck. Lumusot ang katawan niya sa loob ng truck hanggang sa magkasunog sa paligid at pati siya ay nadamay. Sa sobrang tuwa ni Abel, hindi niya naiwasang magpagising ang sarili. Nagising tuloy siya sa labis na emosyon. Hanggang sa paggising niya, ramdam niya pa rin ang matinding tuwa na umaapaw sa buong sistema niya. Para siyang baliw na tumawa mag-isa sa loob ng tahimik at madilim niyang kwarto. Kung may kasama lang siya, malamang nilayasan na siya. Grabe, ang sarap ng panaginip na yon. Wika pa ni Abel. Gusto pa sana niyang ulitin pero ayaw naman niyang mag-overdose sa droga. Kaya natulog na lang uli siya. Kinabukasan nang makatanggap siya ng masamang balita mula sa iba't ibang sources at kakilala. Sa loob lang ng araw na yon, limang katao agad ang napabalita niyang namatay sa madudugong paraan. At ang limang yon ay ang mga taong pinatay rin niya sa kanyang panaginip kagabi. Hindi siya makapaniwala sa mga nabalitaan. Si Brianna, bigla na lang daw nagsuka sa kalagitnaan ng passion show nito. Isinuka nito ang lahat ng laman, hanggang sa maging lobo na lang ito na parang walang hangin. Si John Lord ay bigla na lang daw nabagsakan ng kung anong matalim na bagay na nahulog sa isang itinatayong istruktura. Pinalipad nun ang ulo ng lalaki. At bago pa raw dumapo sa lupa, ay sinalubong naman yun ng mabibigat na batong gumuho. Si Hanson naman, habang kumakain sa isang restaurant, ay bigla na lang daw natanggalan ng mata at dila.
Bigla ring nabutas ang ulo at dibdib, saka nahulog ang sariling utak at puso. Si Lemuel ay bigla raw nahati na parang manananggal habang nagtatanghal sa entablado. Ang pang-ibabaw na katawan nito ay nabagsakan naman daw ng mga kuryenteng gumuho sa loob ng venue. Habang si Monique ay bigla na lang daw nahulog sa malaking makina sa pinagtatrabahuhan nitong factory at lumikha yun ng matinding pagsabog. Gulat na gulat si Abel sa mga balita. Magkaiba lang ang paraan ng pagkamatay nila, ngunit pareho pa rin ang naging outcome. Namatay ang lima sa madudugong paraan, gaya ng binuo niyang senaryo sa kanyang panaginip kagabi. Ibig sabihin, hindi lang yun basta panaginip, kundi isang uri ng lucid dream kung saan nagkakatotoo sa mga biktima ang lahat ng nais niyang mangyari sa mga ito. Sa halip na makonsensya o mabahala, labis pa niyang ikinatuwa ang nangyari at may naisip pa siyang bagong kapilyuhan. Kung pwede na akong manakit o pumatay ng tao sa panaginip ko, bakit ba hindi ko na lang pagkakitaan ito? Yun nga ang ginawa niya. Isang araw, nagpakilala na siya bilang assassin sa isang underground corporate kung saan walang nakakakilala sa tunay na pagkatao niya. Nag-offer siya ng serbisyo kung saan kaya raw niyang hanapin ang lahat ng sino mang gustong ipapatay ng mga ito. At gagawin niya yun ng walang iniiwang bakas ng krimen. Sige nga, kung talagang magaling ka, patayin mo nga ang boss namin. Sabi sa kanya ng isang kliyente. Malaki ang galit nito sa kasalukuyang administrasyon. At dahil wala rin namang hilig si Abel sa mga ganong bagay, at hindi rin niya gaanong kilala ang boss nila, pinagbigyan na niya ang hamon ng kliyente niya. Sige ba, pero magkano naman ang magiging bayad ko dyan? Babayaran kita ng 100,000 piso. Sigurado? Sa anong paraan mo ba siya gustong mamatay? Ikaw na ang bahala. Basta mawala lang sana siya. Para yung gusto kong boss ko na lang ang pumalit sa kanya. Masaya na ako dun. Sige ba, siguraduhin mo lang na totoo yung 100,000 piso mo ah. Dahil kapag nalaman kong peke yan, ikaw ang mamamatay at hindi ang boss nyo. Biro pa niya na tinanggap din naman ng kliyente. Nang gabing yun, suminghot siyang muli ng demon drug. At nang makatulog, muli siyang sumailalim sa lucid dreaming. Natagpuan niya ang sarili na mag-isa sa loob ng isang sasakyang nakaparada sa tabi ng abandonadong bahay. Sinubukan niyang paandarin ang sasakyan. Nagulat siya dahil napatakbo niya ito. Kahit sa totoong buhay, wala siyang alam sa pagmamaneho. Pinuntahan niya ang bahay kung saan naninirahan ang boss ng kliyente niya. Nakita niya itong natutulog sa silid nito. Ini-imagine niya na magkaroon siya ng panlasong magagamit laban dito. Ilang saglit lang, biglang ang nagkaroon ng poison spray sa kamay niya. Habang tulog pa ang taong biktima, inisprayan na niya ang bibig at ilong nito. Hindi na rin siya nagtagal doon at umalis na ng bahay. Pagkatapos ng misyon na yon, sunod naman niyang inimagine na mapapadpad siya sa isang luxury hotel kung saan napapalibutan siya ng nagagandahang mga babae. Sobrang sarap ng gabi niyang yon. Kaya naman paggising niya sa realidad kinaumagahan, napakaganda ng kondisyon niya. Hindi na rin nagtagal nang mabalitaan niya sa mga kasamahan ng kliyente niya na pumanaw ng araw ang boss nila. Natagpo ang wala ng buhay ang boss nila sa kwarto nito kaninang madaling araw lang.
Nang araw ding yun, siya na mismo ang nagpunta sa opisina ng kliyente niyang humamon sa kanya sa misyong yun. Oh, asa na ang 100,000 piso ko? Nagawa ko na ang pinag-uutos mo. Seryoso? Gulat na gulat ang kliyente niya. Paano mo nagawa yun? Paanong hindi nila matukoy hanggang ngayon ang cause of death ng boss namin? Paano mo ba siya pinatay? At paano ka nakapasok sa bahay nila? It's a top secret. Wala ka na sa posisyon para alamin pa yon. Tumupad ka na lang sa usapan natin. Nasaan na yung pinag-usapan nating bayad? Kinuha na ng lalaki ang isang maleta na naglalaman ng bayad sa kanya. Bilangin mo pa kung gusto mo para makasigurado kang sakto yan. Tinawanan na lang niya yon. Hindi na kailangan. May tiwala naman ako sa'yo. Paano? Mauna na ako. Magmula nga noon, si Abel na ang nilalapitan ng mga taong may gustong ipapatay. Sa kanya na rin inilalapit pati ang pinaka-wanted na mga kriminal na hindi mahuli-huli ng mga pulis. Lahat ng taong may sala na inilapit sa kanya, nahanap niya, nahuli niya at napatay. Limpak-limpak na salapina ang kinita niya sa pagiging assassin na gumagamit ng lucid dreaming para paslangin ang mga biktima niya sa paraang walang makakakita at walang maiiwang ebidensya. Naging masarap na ang buhay niya sa napakaikling panahon. Naisipan niyang magbakasyon sa ibang bansa para makaiwas sa mga isyu na kumakalat ngayon sa Pilipinas dahil sa misteryosong pagkamatay ng mga kriminal at mga individual na kanyang napaslang. Kasalukuyan siyang nagwo-workout sa isang hotel nang bigla na lang makaramdam ng pananakit ng dibdib. Binaliwala niya noong una pero unti-unti yung lumala hanggang sa sumikip na rin pati ang paghinga niya. Doon na siya lumabas ng gym para humingi ng tulong. Ngunit bago pa siya makalayo, bigla na lang bumagsak ang kanyang katawan at nagsuka siya ng dugo. Napasigaw ang mga tao sa hallway nang makita siya. Pati ang mga security ay nasindak nang masilayan kung paano niya isuka ang sariling lamang loob. Hindi nagtagal, nagmistulang lobo na walang hangin na lang ang kanyang katawan. Matapos isuka ang lahat ng laman, dugo sa loob ng kanyang katawan. Sindak na sindak ang lahat ng tao sa hotel na yon. Mabilis ding kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa misteryosong pagkamatay niya. Sa Pilipinas, tuwang-tuwa naman ang babaeng si Mary Chris nang marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ni Abel Santos. Dati niya itong nobyo, ngunit iniwan niya ito matapos malulong sa droga ang lalaki at makaranas ng pang-aabuso rito. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap ang lahat ng pananakit, paninigaw na ginawa sa kanya ni Abel. Ilang taon siyang nagdusa at nagpakaitan ng masayang buhay. Kaya naman nang madiskubre niya ang isang lalaking nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot sa online, agad na niyang kinagat ang produktong yon. Ayon dito, may kakayahan daw magbigay ng lucid dream ang gamot na yon at magagawa daw niya ang lahat ng gusto niya. Oras na mapasailalim na siya sa impluensya ng gamot na ito na kung tawagin ay demon drug. Masyadong nilamon ng galit ang buong pagkatao ni Mary Chris. Kaya hindi na siya nag-atubiling bumili nun, kahit alam niyang labag sa batas ng langit ang kanyang gagawin. Wala siyang ibang nasa isip, kundi ang makaganti sa lalaking sumira sa buhay ng kanyang nobyo, na si Rino. At ngayong wala na si Abel,
Siya na yata ang naging pinakamasayang babae sa buong mundo. Magmula rin noon, ginamit na niya ang demon drug para patayin ang ibang mga lalaki na inilalapit sa kanya. Nang luha ang mga kapwa niya, mga babae.